Before you came. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we'll be having a Get Ready With Me featuring my current favorites. Since I'm kind of free today, pagdising ko, konting muni-muni pag may time, si Dixie ngayon nandito lang siya, but usually kay Menchie siya natutulog. And then, ayan, bumangon na ako. Ligpit-ligpit ng bed, and as you can see, I have a new bed, but I have to change my wallpaper, my lamps, and beddings. My dogs are a priority, so unahin ko sila. I'm just taking them out of their sleeping quarters. Now, ito yung parang mini warm-up ko to start the day. Taking my dogs downstairs. They may look small, but they are heavy. Parang meron kang buhat na 3 kilos on each arm. And to wake up the body even more, I'm drinking lots and lots of water here. So, tinitrain ko ngayon yung sarili ko na mag-intake ng more water kasi ang hina ko talaga when it comes to water intake. But before going back to the room, let's have a mini stop. So, meron kaming maliit na ref dito sa hallway. It's directly beside my door. So, ayan ko ano-ano nandiyan sa ref. But I'm just drinking vitamins, iba-ibang vitamins. Tapos, syempre, kukuha din ako ng makakain ko. I'm just having an egg pie. Kaya ko kasi nagbe-breakfast ng heavy sa umaga. Pero dapat kasi talaga ang heavy sa breakfast eh. Baliktad. Then, I'm checking my upload last night kasi nga sobrang bagal ng internet dito sa bahay na ang ginagawa ko bago ko matulog. Ina-upload ko na siya and then also checking email sa phone but it's Sunday so walang gaanong emails. Konting inom ng tubig and then let's ready the filming area. Para paglabas ng CR, ready na lahat for filming. Wala na akong kailangang ayusin pa. Kinoconnect ko lang yung mga cables and all. Inaayos yung setting ng camera. And then I'm just getting yung aking electronic toothbrush. Yung link I'll be putting in the description box below. And let's ready to shower. After that nice shower, we gotta brush our teeth. So I was sent my Close-Up their Fresh Attraction line. We have this Close-Up Fresh Attraction Oxyrush and Fresh Attraction Arctic Shock for that freshness like you've never felt before. Wow, commercial na commercial. Now, both are gel toothpaste, but for today, I'll be using Oxyrush. So it has this sensual blend of peppermint that will give you that euphoric rush of freshness. Wow. Or kung bet mo naman si Arctic Shock, it has these fruity flavors that will surely awaken your senses. Basta guys, I remember na magsipilyo at least twice a day, so it's not jahe to get closer than ever to your crush. Oops, munti ko na makalimutan. I highly recommend this brush. Ilang months ko na siyang ginagamit. It is USB charge, tapos may UV sanitizer, portable, link down below. So this is how I would look like straight out of the shower. Mabilis matuyo yung buhok ko pero hindi ko pa siya nasusuklay. And ang ginagamit ko lang suklay, bigay lang to sa akin from Just For You on Instagram. Ayan, may nakasulat na anakay. Kaya lang nabasa na siya kaya nagkaroon ng white-white. Dapat kasi hindi siya nababasa dahil kahoy. And ganyan lang ako magsuklay. Tapos inaayos ko na yung pagsusuklay niya kasi ito na yung pagsusuklay ko for the whole day. And then I part my hair kung saan ko feel that day. And lastly, it is naturally this way. I would have wanted na sana mas may volume ng konti yung buhok ko, kaya nga lang ganyan siya ka-flat. But lately, I've been using this one. Ito, pinadala lang siya sa akin. Hindi pa ako ganun ka-sure sa thoughts ko. But ang gusto ko sa kanya, yung itong panggabi. Pinadala ito ni Charisse and I think this is the Rapunzel hair. Something, something. Basta ilalagay ko yung link sa baba. This is the leave-in for the night and then the leave-in for the day. So after mong maligo, ilalather mo siya sa buhok. Sa gabi nga lang, kung medyo ayaw mo nang, hindi naman siya malagkit, medyo oily lang ng very, very light. Yun, baka hindi mo ito magustuhan. Pero ako personally, gusto ko kasi pag naligo ako sa umaga tapos nag-shampoo ko, kahit hindi na ako mag-conditioner, okay na yung buho ko, as in malambot siya. So ayan, maglagay tayo. Ayan siya, kulay pink. And ako, ayokong naglalagay sa malapit sa scalp kasi pag sinabi daw na hair treatment, it is for the hair and not for the scalp. So dito lang siya sa dulo-dulo and mostly nga dyan nga lang sa ends kasi yun yung hindi napupuntahan ng oil. Mabango pa siya. Pero hindi yung parang overpowering yung scent kasi ayoko nang masyadong mabangong pabango o matapang na pabango. After nyan, alcohol kasi magsi-skin care tayo. Toner, ganyan. Gusto ko to mirror na to, sinend lang din to sa akin. Puro parang ginagamit ko lahat, sinend na lang sa akin. Tapos hindi na ako lately ganong nakakabili ng mga pang beauty stuff kasi nga sayang, ginagamit ko na lang yung mga sinesend. Ito, this is from Lenel Boutique sa Instagram. Umiilaw siya na ganyan. Tapos touch mo lang, tapos yan, mag-off na. And then, pag inon mo, ganyan lang din. Kung gusto mong i-brighten, tagalan mo yung press, ayan o, lumalakas siya. And kung gusto mo na mahinaan, yung second press mo, pahina naman siya.
And then, I moisturize my face. And guys, whether you are oily or not, kailangan mo mag-moisturize. Pero hiyangan kasi sa moisturizer. So, yun, trial and error talaga pagdating sa skincare. Maganda rin kasi yung naka-prep na skin bago mo lagyan ng kahit na ano dahil mas maganda yung lapat ng makeup. And then, I like to use a lip balm para napababad na siya habang ako ay nagme-makeup. And bago ko maglagay anything for the lips, kasi yung skincare hindi siya nag-e-end sa skin, kasama dapat yung lips. So, ito si Dior Lip Glow. Kahit anong lip balm, okay lang, walang problema. Gusto ko lang to kasi ang ganda ng formulation niya. Super hydrating, tas may konting-konting tint, talos wala din naman. I'd be answering questions. Nakapamili na ako na at least 5 questions. Nasaan ba yung pinakauna dito? So, this is from Yasmin Bala. Hi, Miss Anna. What's your fave drugstore brand of foundation, primer, concealer, and lipstick? More power. So, ayan. Ipapakita ko lahat sa inyo kasi lahat itong ifi-favorite ko. Ifi-favorite ko basta current faves, guys. All from the drugstore. So, pagkatapos ng hair care at skincare, makeup naman tayo, guys. And I'll be starting off with a primer. Kaya lang, ito pa rin yung ipapakita ko. Still the same. My favorite. NYX Angelville Skin Perfecting Primer. So, ayan lang siya. Squeezy tube. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito nauubos kasi konti lang yung kailangan ko for my whole face. So, maglagay lang tayo ng dots all over the face. Tapos, isa-spread ko siya mamaya. Hanggang neck, nilalagyan ko na din. For my current fave base, hindi ako makapamili kasi itong tatlo talaga yung pinagpapalit-palit ko. Actually, para hindi ko muna ginagamit yung mga high-end foundation, which is unlikely me. Pero ito sila. Dalawang Korean guys and it's from the same brand from Clio. We have the Kill Cover Clio Professional. This one was recommended to me by Rach. And ito naman isa si Clio Concealation SPF 45 PA++++. Depende sa inyo kung anong bet ninyo, pero pareho lang sila ng coverage for me. This is cushion type and this is liquid type. For both, I am 4BO. Yung shade. Exact shade ko yun. Alam nyo, ang problema ko lang dito sa mga bases na to, parang ang pinaka maitim na ata na shade is 04 yung shade na ginagamit ko. Parang yung isa ata 05 for this one. Meron pa ata. Pero ayun nga, masyadong mapuputi yung shade. But what I love about them, usually kasi pag Korean, medyo hindi sila ganun kaganda sa mga base na full coverage. Kasi ang ginagawa nila is just to enhance the skin. Pero ito guys, full coverage. I'll be using this combo, which is my favorite din. Itong si L'Oreal Infallible Pro Matte, hindi ko talaga siya nagustuhan before because it was able to emphasize the textures na hindi ko naman nakikita kung ibang foundation yung ginagamit ko. So what I did, iminix ko siya with this L'Oreal Infallible Pro Glow. Nakalimutan ko kung sino nang nagsuggest sa akin before. Basta marami rin kasi nag-leave sa comment section. Ano ba, hindi ako makapagsalita today na pwede siyang i-mix na mas maganda yung kanilang kalalabasan. Para kay L'Oreal Pro Matte, I am 103 and then 202 kay L'Oreal Infallible Pro Glow. Ito kasing si Pro Matte, available na siya sa counters. Itong si Pro Glow, hindi pa. So, pwede kang bumili sa Shopee. Pagka nag-mix ako, mas marami pa rin akong nilalagay na Pro Glow. So, siguro yung mixture is like 1:3. Mas konti yung nilalagay ko na Pro Matte. Ayan. And then, ibe-blend ko lang with my fingers and i-apply ko with a sponge. Damp sponge, guys. Ang ganda ng coverage niya, pero kahit full coverage siya, hindi siya drying sa skin. Kasi si L'Oreal Pro Matte, masyado siyang drying for me. Although I am oily combination, dry dito. So, this is it, guys. Half of the face done. So, ito yung my foundation. Yung mixture ng dalawa. Tapos, ito yung wala. Ang gandang tingnan, di ba? Ito, hindi siya flat matte. Pero hindi nasa-sacrifice yung coverage. Yun yung gusto ko doon. So, I'll be doing the other half. My whole face done. I just love mixing both foundations. Hindi ko sinabi na go out and buy yung dalawang foundation. Kung meron lang kayo nung dalawa, why not itry nyo na pag-combine? When you mix both, you get the longevity tsaka yung coverage ni Pro Matte. And then you also get yung magandang side, yung glow naman. Hindi naman like super glowy or dewy, pero at least natural looking. That one is from the Pro Glow naman. For concealer naman guys, another one from the drugstore. This is the Maybelline Instant Age Rewind Concealer. I have the shade light and then medium. Ginagamit ko siya for different areas of the face. And I've been using this daily. But don't get me wrong, I still love my Tarte Shape Tape. Si Tarte Shape Tape kasi talagang hindi siya gaano nagki-crease on my skin. Kasi ako, ang dami kong crease dito sa under eye. But this one for daily, kahit na minsan pag umaalis ako, hindi ko kinuha si Tarte Shape Tape. Ito na lang. But there is a technique pag a-apply sa kanya. And also, I removed yung kanyang sponge on both concealers kasi parang hindi siya ganun ka-hygienic. And I don't find na yung sponge pag ina-apply mo ay nakakatulong. Kasi kahit naman i-apply ko siya na sponge na ganyan, I still blend with my sponge. Itong beauty blender, hindi yung sponge ni concealer and then my fingers. So, anong use? Tinanggal ko na lang at least hindi pa siya mag-accumulate ng bacteria. So, what I do, I get si medium. Tapos,
Ayan, diretso on the face. Dito sa aking blemishes, ito kasing si medium ginagamit ko siya sa face blemishes. It is a little bit, as you can see, ayan o, a little bit, you know, darker than my foundation. Konting-konti lang guys. Sa camera nga parang hindi gaanong kita. Pero hindi ko siya bine-blend entirely. I just place it kung saan ko siya gustong ilagay and then I leave it on. Same thing sa other side, ganun din yung gagawin ko. Hindi ko siya agad i-blend. Ito nga si Light ay for my under eyes. Conceals and brightens at the same time. So, ina-extend ko siya hanggang dito sa gilid. But not totally blending it. Tapping it onto the skin. Nilalagay ko lang talaga. Ganyan lang. On my oily combination skin, ang gusto ko sa concealer na to, hindi siya agad nagsiset. So, it is a forgiving formula. Hindi yung parang pag nilagay mo, kailangan i-blend mo right away or else magpapatchy siya pag pinatagal bago i-blend. Diba ka dadating nga lang dito sa atin and matagal na siya sa ibang bansa. So, ang taas ng expectation ko talaga kasi rave product siya. This is a cult fave. Pero yun nga, nung first time kong ginamit siya, sabi ko, ang gandang concealer na to pero so-so. Hindi naman siya yung parang super i-rave ko. Pero nung natuklasan ko yung technique nga na pinatatagal ko, hindi ko gaano nang ginagamit sa tarp shape tape. Kasi nga, ang mahal ni tarp shape tape at ang hirap niyang hanapin. Ito, sa counters lang. As you can see guys, ang dami ko nang nagamit. Hindi pa tumatagal sa akin. Ayan na yung nagamit ko on both concealers. Ayan muna nga lahati agad. So now I'll be blending na yung concealer. Pero again, hindi ko siya isa-spread ng sobra. I'm just pushing it onto the skin. Setting my skin with the same fave. This is still the Coty Air Spa Original Formula Loose Face Powder. And ang aking shade na paborito is Naturally Neutral. When I tried yung translucent coverage saka yung translucent extra coverage, I do not like it. Ito nga lang ay talagang madumi. Kasi nga lumilipad siya kung saan-saan. And kung hindi ka mahilig sa medyo matapang na amoy, baka hindi mo siya mabet. As always, inuuna ko yung areas na mabilis mag-crease, yung aking under eye. Ang dami kasi niyang lines there. Mga areas na may concealer, ayan, inuuna natin siya. Now, do not worry kung maputi tingnan yung skin kasi magbabronzer tayo. So, this is the Butter Bronzer of Physicians Formula. This is my current favorite. Gagamit lang ako ng sarili kong brush kasi ayokong gamitin yung kasama niya na brush. Feeling ko matatanggal yung foundation ko sa ilalim. And merong term kasi na bronturing. So, you're bronzing and contouring at the same time. Usual places, dito sa may hollows ng cheeks. Kunyari, may hollows. Pero kasi ayan siya, dito sa ilalim ng cheekbones. Perimeters of the face. And of course, a nose para hindi tayo magmukhang flat tops. Sorry guys, this is not from the drugstore, but my favorite blush is from Tarte. This is in the shade Captivating. So, ayan siya. And pag naglalagay ako ng blush, ginagawa ko yung parang hanggang dito, tas pa ganun, para fresh-fresh siya daw. Usually guys, yung iba, pinahuhuli nila yung highlighter. But ako, isinasabay ko na siya sa paggawa ng cheek part. Like bronzing, blush, contour, ganyan. But I have two current favorites. Itong si Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Ang tagal na akong meron ito sa collection. Pero hindi ko pa nagagamit at ang ganda niya. And lastly, ito, face out na ata siya or malapit na ma-face out. But this is the cult fave na Essence Pure Nude Highlighter. Sa dalawa na to, mas subtle itong si Pure Essence. Pure Nude, mas matingkad na highlighter itong si Wet n Wild. But for today guys, I'll be using this Wet n Wild Mega Glow 1. And keep it blow. Next for the brows, we have this BYS Brow Gel. Yun lang yung name niya. And this is in the shade 01 Brunette. But girl, dahan-dahan girl. Grabe to girl. Brush lang natin. And apply. Konting-konti lang talaga yung ginamit ko and ayan na siya. Halos hindi ko nang dinipe. Parang ginanon ko lang dun sa gilid. Guys, since konti lang yung nilagay ko nitong BYS Brow Gel kasi nga ganyan lang yung gusto ko for today. Not too defined, not Instagram brows. Pero pag plakado yung ginawa mo, tas nalagyan mo talaga lahat ng hair na coat mo, hindi mo na kailangan gumamit ng separate brow set. Because it will already stay in place. But this one, I am using the Detail Make Brow Mascara in the shade Light Brown. Kino-coat niya o kinukulayan niya yung brow hairs mo and yung kulay niya sakto lang for me. Tapos, nagsistay in place talaga yung brow hair. Usually kasi pagka local brand, napapansin ko na kinukulayan lang niya, tapos yun lang, kinulayan niya. Pero yung main purpose niya para magstay yung brow hair, hindi niya nagagawa. But this one is a nice product. Diba, ang ganda ng kulay. So, ito yung walang kulay and then ito na yung may kulay.
mascara, guys, even though I try my hardest to find another one kasi nakakasawa na siyang gamitin as in paulit-ulit na lang. But still, ito pa rin talaga yung pinakamaganda for me na hindi siya sobrang mura, hindi naman sobrang mahal. Nasa gitna siya. Heroin Make Long and Curl Mascara. Super waterproof. I have tried yung Super Film, Advanced Film ata yun. Basta iba-ibang variant niya, but I still stick to the original. Curling my hair first. So, ayan siya, guys. Ito yung wala, ito yung meron. Meron naman ako lashes, pero sobrang diretso lang niya. So, lumalabas siya pag naka-curl at nalalagyan ng Heroin Make na mascara. Lastly, huwag natin kalimutan yung lower lash line kasi ito, nag-open up talaga siya ng eyes pag nalalagyan. Tsaka, ewan ko, ha, simula nung naglagay na ako sa lower lash line, feeling ko hindi kompleto yung eyes pag wala sa lower lash line. Ayan, tapos na tayo. Lastly, we do have to spray para magstay talaga siya. Favorite ko talaga itong si Milani Make at Last. Nakadalawang bottle na ako simula nung nag-purchase ako. And ayan na nga lang yung natitira sa pangalawang bottle. Tapos minsan ang ginagawa ko pala, nagsispray muna ako and lastly, saka ako naglalagay ng mascara. Please do not ever attempt pala na magspray nung yung isa nito. Maganda rin naman yun eh, si Make It Dewy nang nakamascara ka na kasi magsasmudge yung mascara mo. Kasi si Make It Dewy parang may oil siya na nasaspray. Pero ito okay lang naman. And lastly, guys, for the lips, we have this Peri Pera Paris Ink Velvet tsaka Airy Ink Velvet. Both formulations I like, pero parang para sa akin na mas maganda yung original. Gagamitin ko tong si number 2 ni Paris Ink Velvet. So that is it, guys, for my Get Ready With Me plus current favorites from the drugstore. Sagutin muna natin yung ilang questions na nakalimutan ko sagutin kanina. So this one is from Aksiren na Imad. Hello po, pwede po malaman kung ano ginagamit niyo sa hair care niyo kasi ang ganda ng hair niyo. Thanks a lot, Ate Anna. More video soon. Thank you sa question, pero yun nga, as I've mentioned, hindi ako masyadong ginagamit sa buhok ko. Tapos, regular talaga ako nagpapagupit kasi sobrang bilis na humaba. Magasto siya sa pagpapagupit. So, ayun, I always like to have my hair cut. Tapos, I do not wash my hair every day. Nung nasa sa inyo yon, nung una kong ginawa yun, sabi ko parang hindi ko ata kaya kasi napapanood ko rin sa mga ibang YouTube videos. Pero kasi ang init sa Pilipinas, pero parang na-train ko na lang din yung buhok ko kasi the more na winawash ko siya, the more siya na nag-oil. Another question from Juliana Marie Briones. Hi, Ate Anna. You inspire me a lot with your lifestyle. What camera do you use para sa mga interested mag-invest at ano po mapapayo niyo sa mga gusto mag-start sa YouTube? So para makita ninyo, kinuha ko na lang si 5DS. Ito yung ginagamit ko ngayon, so I won't be able to show you. Tapos ito si Canon G7X Mark II. I've started dun sa Canon G7X lang na original, pero ito na si Mark II. Madali siya kasi may flip screen, tapos maganda talaga to sa video. Para siyang may filter na naibibigay. Hindi naman sobrang nakakakinis, pero mas pala lagay ko, mas makikita ko yung totoong kulay tsaka totoong texture when I use my Sony RX, lagi ko nakakalimutan yung pangalan niya, RX 100 Mark 5. So, pag nagagawa ako ng check-ins sa mga reviews, ito yung ginagamit ko kasi mas kita talaga niya yung nangyayari. But overall, pagka low light, mas may sumigaw na bata. But overall, pag low light, mas gusto ko si G7X kasi mas maliwanag siyang tingnan. Ito namang si Sony na to, talagang true colors and true everything. And of course, let's not discount na 4K ito. Kaya nga lang, pag nag-upload ka ng video mo at mabagal ang internet, huwag ka na mag-4K. Both of these ones, you can flip yung screen. Pero dito kay Sony na to, gumagamit lang ako ng stabilizer kasi nga, yung 4K niya shaky. Yung 4K lang naman, pag mga 1080p, walang problema. But ayan. And also for pictures, kasi nga ayokong nilalabas. I rarely bring itong si Canon 5DS sa labas kasi natatakot ako mawala ko or what. Tsaka mabigat talaga siya. For pictures, itong si Canon M5, I guess. Ayan siya. Pero ang flip screen nito, guys, nasa baba. Tinanay ko to for videos. Maganda naman, pero mas maganda pa rin yung dalawang vlogging cams na ginagamit ko. Yung maliliit lang. Pero ang ganda nito sa pictures, guys. Ang ganda kumuha ng picture. Tipong kahit hindi naman ako magaling kumuha ng picture, ang ganda niya. Tapos pag piniprint ko siya dun sa Canon selfie ko, bongga. Tapos ito, mirrorless siya, so pwede siyang palitan ng lens, but I have yung 1122mm dito sa aking M5. From Sarina Saito, what's the most full coverage Korean foundation / cushion that you've tried po? Thank you, Miss Anna. Ito ngayon si Clio Kill Cover. Grabe talaga yung kanyang
ano ba niyang makapagsalita, yung kanyang coverage, as in, kaya nga lang, pag napasobra ka sa paglagay, medyo napapansin ko nagki-cake siya, so dahan-dahan, huwag ka masyadong ma-overwhelm, kasi a little goes a long way with this one. So that is it guys for this Get Ready With Me / Crane Favorites from the Drugstore. I hope you liked it, and kung gusto niyo pa ng more Get Ready With Me, let me know in the comment section below. Also, sa nagtatanong kung saan ako pupunta ngayon at nag-makeup pa ako, I'll be going out with my friends before ako umalis out of the country. I'll be out for 2 events. So makikita nyo yun. I'll be trying my best na ma-edit agad yung vlog ko for that. Thank you so much for watching, and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!